What's up guys, this is Koro. Welcome to my channel. Mag-share ako ng opinions ko, experiences at iba pa na related sa crypto, NFT or Web3 projects. I'm a part of Marites Gaming Guild and Zen Talpakan Guild, mga community na tumutulong para ma-educate ang mga tao about crypto and investing. Hindi kami mga financial advisors at nandito lang kami para tumulong sa inyo. Mandatory pa din na you do your own diligence. So without further ado, let's dive right in. So guys, ito yung ating ROB na NFT game and then may giveaway tayo dito by the end of this video. Kaya stay tuned and sana panoorin nyo yung buong video natin. Yo guys, what's up? Welcome back dito sa ating channel. Koro NFT nga pala. And for today, pag-uusapan natin is all about play to earn. So ang play to earn na to is ROB or Rob NFT. So as you can see, ang team nila is Ragnarok and click to earn lang siya, so wala ka ibang gagawin. Mag-equip ka lang ng equipment, tapos cards, tapos good to go ka na sa kanilang dungeon. So bago yan, syempre gusto ko yung pasadahan yung ating white paper. So syempre unatin pupuntahan yung equipment. So meron tayong iba't ibang equipment and may mga tiers tayo. Simula sa C, B, A hanggang double S. So bawat equipment na to is may kanya-kanyang tier nga, tapos may kanya-kanya rin siyang ROI. So yung ROI na to is naka-base sa 0.02 BNB, which is yun yung presyo ng ating isang common box. Next naman is yung ating card detail. As you can see, ang design din nila is from Ragnarok. So meron tayong Baphomet dyan, which is yung tier double S. And same with equipment, may iba't ibang tier din siya and ROI. Next naman is yung ating character. So sobrang simple lang ito. Mag-equip tayo ng cards and equipments. Tapos ang maximum na kaya natin equip is 10 equipment and then 10 cards. So total nun is 20 items. Next naman is yung ating CP or capital power and status. So kada nag-equip ka ng equipment and cards is tumataas yung status natin. Therefore tumataas yung kaya nating imina or makuha ang zeni sa ating pag-farm sa kanilang dungeon. So next is yung job. So as you can see, meron tayo iba't ibang class dito, no? Swordsman, archer, thief and then mage. And then kada job na to is may kanya-kanyang stats na dagdag. So para makapaglaro tayo, hindi natin to kailangan, pero mandatory to kapag ka magwi-withdraw tayo. As yun, sinakalagay dito na players who wish to withdraw BNB must change their profession first. So meaning kapag hindi ka nag-change class, hindi ka makapag-withdraw dito ng iyong mga profit. Next yung deposit system nila is papakita ko sa inyo mamaya kung paano. And kaya sila may deposit system kagaya ng mga ibang mga play to earn, kapag ka nag-deposit ka dito ng BNB, wala ka nang babayaran ng gas fee kada makiklik ka sa in-game natin. Next is yung zeni. So ito yung currency dito in-game, which is ito yung na-farm natin. Tapos ang zeni natin may equivalent or may exchange value na 100 zeni is to 1 BNB. So kung gusto mo mag-convert ng zeni mo, divide mo lang siya sa 100, tapos yun ang equivalent value niya in BNB. So as you can see, nakalagay din dito yung minimum withdraw nila is 2 zeni, which is equivalent to 0.02 BNB. And then may fee siya na 5% and then cooldown na 24 hours. So gameplay, papakita ko sa inyo mamaya, pero ang gist nito or yung mismong parang concept niya is click to earn lang. So pagkatapos natin mag-equip ng cards and equipment, pero tayo pumunta sa dungeon, tapos may iba't-iba tayong difficulty dyan and then dungeon. So meron tayong easy, normal, hard. If ever familiar ka sa Ragnarok, meron silang mga dungeon dito from Ragnarok, which is yun nga, papakita ko sa inyo mamaya. Next is yung referral natin. So yung referral system nila is parang may tier din. So meron tayong bronze, silver, gold, and diamond. So nakadepende yan kung gano'ng kadami yung nirefer mo or kung gano'ng kadami yung equipment and cards nung refer mo. For example, nakapag-refer ako ng isang player and then ang kanyang item and equipment is total of 9. So meron akong 5% commission na makukuha sa kanya. Kapag naman yung refer ko is meron total na 100 to 199 is meron akong 7% na commission. So pinakamataas is diamond, which has a limit of 999 equipment and magbibigay yun ng 8% commission. Next naman is yung essentials, which is itong equipment box. So ito yung binabayaran natin or ito yung mismong bibili natin in-game. As you can see, ang presyo nito is 0.02 BNB per box. Ito yung normal nila. Tapos yung high box nila is 0.04 BNB. So double yung presyo niya, pero yung rate niya is mas mataas. As you can see, wala kang pwedeng makuhang tier C dito na item. Ang pinakamababa lang is tier B, which is 40%. Tapos ang double S dito is 3.5%. Sa normal naman, ang ating double S is 1.2% lang. And oo nga pala guys, kahit ano pa yung mismong job ng mismong character nyo, for example, nag-switch ako into swordsman, pwede pa rin ako mag-equip ng bow dito. So huwag mong alalahanin kung ano yung makuha mong item, basta yung mas mataas yun yung equip mo. Next is yung card box nila, no? As you can see, mas mahal yung card box. And ang value nito ay 0.1 BNB and isang box lang yun na normal. Tapos ang high box naman nila ay 0.2 BNB. So going back sa kanilang main website, so pagpunta mo dito, i-coconnect mo lang MetaMask wallet mo and then good to go ka na. As you can see, meron na akong 0.2 BNB dito in-game and then papakita ko sa inyo kung paano mag-deposit right now. So simply click lang natin itong deposit. After nyo click yung deposit, lagay nyo lang yung amount ng BNB na mismo ide-deposit nyo. So click natin itong send.
After nyan guys, meron tayong confirmation syempre sa MetaMask wallet natin. And syempre paalala natin na kapag naglalaro kayo ng mga play to earn na ganito, is gumamit kayo ng Burner wallet. So confirm natin to. So after nyo siya confirm guys, wag nyo iloload yung mismong website. Hayaan nyo lang siya matapos. And then yan, makikita nyo na transfer successful. As you can see, pwede natin tong X. And then makikita mo ng ating BNB right now is 0.4 BNB na. So originally, ang plano ko dito is 10 equipment and then 10 cards. Kasi ang akala ko is ang presyo ng cards nila is same lang doon sa kanilang weapon box. At yung kasi yung plano ko sana is bumili ng 10 weapon box na normal, which is 0.19 BNB. And then yung card box, ang akala ko nga is same price lang siya, which is hindi pala. So mas mahal siya, no? So ang gagawin ko na lang is bibili ako ng 10 common box ng weapon, tapos 2 box ng low na card. So tatry natin yan, and then sana no, pala rin tayo sa cards natin. Kasi sana hindi natin makuha yung silang, kasi medyo mababa yung mismong makuha natin dyan na stats. So yan, tatry na natin, bibili tayo ng 10 box itong low. So kayo nang bahala kung gusto nyong bilhin is itong high box sila, which is double yung presyo, pero nga mas mataas naman yung percentage, and then wala kang makukuha ditong tier C or yung common or yung lowest nila na rarity. So try natin open itong 10 boxes ng weapon. So click natin itong 10 box. So after natin click, parang medyo instantaneous lang, makikita nyo meron tayong 10 equipment dito. Meron akong 2 boots, isang bow, I think dagger to. So I think sword pala to. 2 sword, tapos 2 dagger, isang parang club, tapos isang parang mantle, and then isang club ulit. Okay naman to para sa akin kasi nakakuha tayo ng isang I think epic to, no? So tier A. So X natin to para makita natin sa ating mismong home or sa ating mga equipments. So check natin to. I think meron ako nakuhang knife. Ayan. So meron akong din nakuhang isa pang knife and then isang bow. So I think ito pala yung mismong life ng ating items. So as you can see, 175 usage to. Meron tayong 175 times na pwede natin ito gamitin. Then for bow naman, meron siyang 200 duration or yun nga, times na pwede natin siyang gamitin. And now pala guys, ang mismong pag-battle natin dito is 5 times per day or meron tayong 5 energy per day, which is papakita ko sa inyo mamaya. So bago yan, head over ulit tayo sa kanilang shop and then bibili naman tayo ng kanilang card. So sana maganda yung makuha natin dito kasi ang kaya nating bilhin lang is 2 cards lang. So click natin itong 1 box para makuha tayo ng isang box ng NFT ng card nila. So as you can see, nakuha tayo ng isang card and I think common lang to, no? Kasi yung mismong frame niya is color gray lang. So click natin yung X and then click ulit natin itong 1 box para sa ating pangalawang card. So you can see, common lang ulit yung nakuha natin. So medyo minalas tayo doon. So going back, equip na natin yung ating mga items. So nating equip is itong try natin to, no? So mace pala yan. So try muna natin isa pa. So equip natin. So base natin sa rarity siguro, no? Or kahit paano gusto nyong bahalang mag-equip. So kayo nang bahala. So equip na lang natin yan lahat. So as you can see, kulang ako ng 0.1 BNB para sana pang change class. Ayan. So equip muna natin yan. And then sa card natin, as you can see, ano nga ba yung nakuha natin? So as you can see, ito yung nakuha natin. So medyo mababa lang siya kasi tier C lang siya, no guys? Sayang. So equip lang natin yan. Ayan. So meron akong 8 slot pa para sa cards natin. So guys, nag-deposit pa tayo ng another 0.01 BNB para meron tayong 0.02 BNB, which is gagamitin natin pang change ng ating class. Kasi guys, sayang naman kasi meron tong additional stats. So ang pipiliin natin is Thief. So click natin to and then click natin yung change. As you can see, meron siyang plus sa attack def. So mababa yung def niya pero mataas yung critical and HP. So check mo natin yung iba kagaya nitong Archer. So mas mataas yung attack niya. Def niya is medyo mas mataas din HP. So medyo mas balanced to. So click ulit natin to. So medyo mas mababa. So check lang natin kung ano yung mas gusto natin. So parang I think okay itong mage, pero yun nga, depende naman sa inyo. Ito namang swordsman is mas balanced siya sa defense. So ang gagawin natin, try natin itong thief kasi ito talaga yung gusto ko pag sa Ragnarok, no? Ito yung ginagamit ko talagang class. Pero as you can see, nakapag-change class na tayo, and I think ang missing lang dito sa kanilang mismong game is yung parang theme song ng Frontera. So mas maganda sana if meron siyang additional na music na gano'n para medyo mas nostalgic yung paglaro natin nito kahit click to earn lang siya. As you can see, ito na yung ating CP. So 4,300. So meron tayo medyo mataas na stats to, no? So sa dungeon para makita natin kung ano yung pwede nating labanan ng mga kalaban. So as you can see, meron tayong Frontera, which is kailangan mo lang dito is 1. So ito ata yung pinaka lowest nila. Next is yung Pion, kailangan mo dito is 3,000 attack. Next naman is yung Morok, and then ang highest nila is itong Geffen. So additionally, meron yung mga difficulty. For example, sa Frontera pwede mo click yung normal hard, so mas mataas yung mga stats nyan. And then makikita mo dito rin yung reward. So estimated ayan, 0.004 Zenny hanggang 0.0045 Zenny. So tandaan nyo na
conversion nito is divided by 100. So, ang kailangan natin is 2 Zenny para makapag-withdraw tayo ng 0.02 BNB. So, hindi ko sure kung ang bagay sa akin is itong Frontera na hard or yung easy na payon. So, check natin yung mismong reward niya. So, mas mataas yung reward din dito sa Frontera na hard. Kasi yung si 0.004, tapos 2,000 na yung kailangan na attack, 2,000 defense. And then, dito naman sa normal, kailangan mo ng 3,000. Tapos, medyo mas bababa yung makuha mong reward dito. So, I suggest dito ka na lang sa hard na Frontera. So, click natin itong play para makita natin. As you can see, ito yung ating parang energy per day. So, meron tayong 5 per day. So, click natin yung play. Check natin kung paano siya mismo maglalaro. So, as you can see, meron siyang animation and then medyo matagal-tagal siya. No? As you can see, 0-1 lang yung or 1 lang talaga yung bawas ko. And defeat ako. So, I suggest hindi okay pala dito lumaban. Kasi as you can see, 2,000 pala yung defense na kailangan natin. And then, going back, ang defense natin is 1,600 lang. Then, attack natin is around 1,600 din. So, going back ulit sa dungeon. So, medyo experimental itong ginagawa natin. I think, ang kailang nating labanan for today is itong Frontera na normal. So, click natin yung play. Pero, check ulit natin yung iba. So, medyo mataas pala yung kailangan natin. No? So, that pala, ang ginawa ko na lang is puro weapon yung binili ko. Baka sakali mas mataas yung makuha natin. Pero yan, punta tayo sa Frontera ulit, tapos normal. So, click natin yung play dito. So, sana matalo natin to kasi mababa lang naman yung stats niya. So, as you can see, one hit lang, nag-critical. So, meron akong 0.26 Zenny. So, medyo mataas na yan, no, guys? 0.26 Zenny. So, yung si meron akong 0.26 and then, equivalent niyan is, equivalent ng 0.26 Zenny is 0.0026 BNB. So, click natin tong X, tapos click ulit natin tong play, which is yung normal. So, yan. So, one hit lang natin yung mga kalaban dito, no? Sa mismong normal ng Frontera. So, click lang ulit natin. So, sayang kanina, no, guys? Kasi dapat pala, yung attack ko na isa is nasayang. So, dapat limang panalo sana ako dito. So, yan. So, you can see, kaya natin mag-farm, no? Nang halos 1.2 Zenny per day. Kasi nga, natalo ko kanina and sayang yun. So, meron na ako dapat na 1.26 Zenny per day. So, if panalo ko kanina, guys, ang kaya nating i-farm is 0.0126 BNB per day, which is equivalent right now sa 7.5 USDT, which is para sa akin is reasonable na and okay na siya. And guys, ang invested natin dito ay 0.4 BNB in total, which is around 240 USDT. Tapos kaya natin kumita nga ng 7.5 USDT per day. So by calculating 240 divided by 7.58, ang ating estimated ROI is 31.6 days. So yun nga, I think medyo reasonable na siya kasi 1 month naman to. And syempre asahan nyo na medyo mas mataas siya dito kasi may konting tax tayo kapag ka nag-withdraw tayo dito ng Zenny papuntang BNB. So going back ito ulit yung mga items natin. So tingin nyo ba ano yung tamang strategy dito? Tama ba yung ginawa ko na 0.4 BNBs invest ko lang sa 10 items? Kasi 10 item lang pwede natin equip or sana ba nag-mint pa ako ng mga ibang items para makita natin kung ano yung mas mataas and then din na lang ako bumili ng card. So I think guys, medyo mas mataas yung presyo ng card pero mas mataas naman kasi na-farm niyang Zenny per day. Pero yun nga, sayang kasi yung card na nakuha natin is dalawang common lang so hindi man tayo nakuha ng B, which is medyo mas mataas sana yung stats nun. And guys, para sa kanilang giveaway na sinabi ko nung una natin sa video, papakita ko sa inyo. So una nating giveaway is itong sa kanilang Twitter. So as you can see, magagawin mo lang is re-retweet mo lang to, tapos ilike mo and then magtatag ka ng 3 friends mo and then magko-comment ka ng iyong BEP20 address or yung mismong Binance Smart Chain address mo. And then pwede kang manalo dito ng NFT. Additionally, meron silang Gleam na ongoing right now, which is 12 days na lang bago mag-end and then pwede kang sumali dito just by doing this task below. So pwede ka rin manalo dito ng mga NFT. As you can see, ang top 1 is pwede makuha ng isang high box na card, which is ang value niya is around 0.2 BNB. No? So, around mga $120 yung equivalent nun, ng isang high box na card natin. And then, yung top 2 natin, high box naman na weapon. And then, yung tier 3 to 4 is tig-isang box ng card box na low. Which is okay na rin siya kasi alam nyo naman na talaga mataas yung value ng mismong cards nila kahit na yung low box lang. Then, meron pang additional 4 lucky winners and then 2 lucky winners ng iba't ibang box din. So, lahat ng giveaway natin na to is yung, so, lahat ng giveaway link natin is nasa description lang natin, itong Twitter at itong mismong Gleam nila. So, sumali kayo kasi sobrang dali lang naman ng task natin and then libre lang so wala namang mawala sa inyo kapag sumali kayo dito and then pag nanalo kayo pwede kayong mag-start dito kay ROB kahit na wala pa kayong investment. So I think yun lang muna guys para dito kay ROB. In case na magkakaroon ako ng update dito, make sure na nakafollow kayo sa aking TikTok and Facebook kasi nag-update din ako doon from time to time lalo na pag mga quick updates lang. Pero when it comes to withdrawal naman, I'll make sure na gagawa ko ng another video. Yun lang guys and see you sa ating next video.